Nabigyan po ng Take 2 sa Batangas si Governor Vilma Santos Recto. Kanina, nagkaroon po ng proklamaksyon sa lalawigan ng Batangas at nandoon live, nagpapatrol si Jeff Canoy. Jeff? Ted, dito sa sangguniang panlalawigan ng Tinoldukan ang isa sa mga naging pinakamainit at pinakamakulay na lokal na harapan ngayong halalan. Kanina, iproklaman na si Vilma Santos Recto bilang gobernador ng Batangas. Sanay na si Santos Recto na salubungin ng mga tagahanga lalo't ilang dekada na siyang artista. Pero kanina, habang pinapasalamatan ng mga supporter, kakaiba umano ang naging pakiramdam ng re-electionist governor. Matapos kasi ang mainit na labanan sa lalawigan, nabigyan siya ng pagkakataong mag-take two sa pagka-gobernador. Binatiko si Santos Recto ng kanyang mga kalaban sa politika dahil sa umano'y pagiging part-time governor nito at mas abala pa sa pagiging artista. Pero sa huli, si Santos Recto pa rin ang nanaig sa laban. Nakakuha siya ng 602,156 votes laban sa kalabang si Edna Sanchez, nakakuha ng 390,330 votes. Ang proklamasyon ni Santos Recto ay base lamang sa boto ng 99.9% na nalawigan dahil may dalawa pang presinto na hindi pa nakapagpadala ng kanilang resulta dahil mahina ang signal. Pero kahit di pa 100% ang pumapasok na bilang, ibinaba ng COMELEC Batangas ang batayan para makapagdeklara na sila ng panalo. Di na rin kasi mababago ng lalabing mga presinto ang resulta ng halalan. Samantala, kanina tinanong namin si Santos Recto kung ano ba ang balak niyang baguhin sa kanyang ikalawang termino bilang gobernador at ito ang kanyang naging pahayag. Siyempre, yung unang-una na yung taos puso kong pasasalamat sa ibinigay nilang tiwala sa akin uli. Hindi ako nangangako ng langit at lupa, pero palagay ko, ipagpapatuloy ko ang pagbibigay ng lahat ng para sa tao sa abot ng aking makakaya. Ang tagumpay namin, tagumpay ng lahat. Samantala, Ted, nanalo rin ang katandem ni Vilma Santos Recto na si Mark Leviste sa pagka-vice-gobernador. At dito na nga natatapos ang halalan dito sa Batangas at ito na ang simula ng pagpapatupad ng mga nananong kandidato sa kanilang mga binitawang pangako. Ted? Jeff, pakiklaro lamang, nagkaroon ba ng proclamation sa mga kongresista sa Batangas? Ted, nagkaroon din ng proklamasyon sa ilang distrito pero dahil may kulang pang ang dalawang presinto, itong dalawang presinto na ito ay galing sa Calaca at sa Balayan. Kaya yung third district yon ay hindi pa kumpleto ang proklamasyon dahil kulang pa nga na nabibilang na boto dahil hindi pa nga makapagpadala itong dalawang presinto dahilan nga ng kakulangan sa signal. Ted? Doon sa distrito ni Ginoong Edermita, kumusta Jeff? Ted, yung distrito naman ni Ed Ermita ay nagkakaroon na nga ng bilangan at patuloy pa nga rin yun. Pero wala pang opisyal na nilalabas ang COMELEC ukol sa naging resulta. Pero ang lumalabas nga dito, ang pinag-uusapan ngayon ay ang posibilidad na parehong naging talunan yung mag-ama. Ang si Ermita Sr. kasi, dating Secretary Ermita ay tumatakbo bilang kongresista habang ang kanyang anak na si Edwin Ermita ay tumatakbo bilang vice-gobernador. Pero yun nga, natalo siya ni Mark Leviste. Ted? Mula sa Batangas, Jeff Canoy. Salamat.